Hi, good morning mga loves ko. Ito tayo ngayon. Maggawa ko ng kimpa para sa inyo. Una sa tanan, ito po ang mga ingredients niya. Unang-una, ang ating ingredients. Ito po yung fried egg, carrots, cucumber, pickle radish, and sausage. Ito po yung kimbap kim. Ang pinaka special sa lahat, ito po yung rice. Lagyan po natin yan ng sesame oil at saka salt. Okay. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng kimbap. Okay. Huwag nyong papatayin. Huwag yung kaligtaan. Ito na po. Gagawin natin ang kung paano magawa ng kimbap. Okay, here. Okay. Para makita niyo po. Una, ito po yung ang ating gagamitin. Kung paano mag-roll ng kimbap. Ito po natin siya ilagay. Para makita niyo po. Tapos, kuha tayo ng kanin at ihahalo natin dito. Yan po siya. Pag magsain kayo ng kanin, dapat lagyan nyo ng kunting malagkit para yan po. Ito po yung kin natin. Papakita ko sa inyo. Papakita ko po sa inyo kung paano. Yan po siya. Una, ito po ang sesame oil. Ito po siya, ilagay po sa ating kanin. Papakita ko po sa inyo. Tapos yung ating salt. Ayan, lagyan po natin. Ayan po ang salt natin. At ang sesame seed. Ayan po. Haluin po natin. Ganito po yung maghalo. Ayan po siya. Kailangan po mainit-init pa yung kanin natin. Haluin natin ng maigi para lahat po sila mamix. Ang sesame oil po, pag nilalagyan nyo, maamoy nyo na po. Ang sarap. Ayan. Hanggang pa ng kunti. Pag gusto nyo pang dagdagan, para lalong pinasarap.
Ayan. Ayan. Tapos, umpisahan na po natin ang pag-roll ng kimpap. Ayan po siya. Nahalo na po natin. Isa-isa po yan, ilalagay natin. Okay. Ito na po siya. Kuha tayo na. Plastic gloves. Tuturuan ko po kayo kung paano gumawa nito. Unang-una, ito po yung kailangan. Ito po siya. Ito ang gagamitin natin para ma-roll yung kimpap. At tapos, ito po yung importante ang kim natin. At tapos yan, ilagay po natin ito. Ayan. Yan po, ilagay po natin yan. Ayan. Ikalat po natin yan dyan. Ayan. Ikalat po yan siya. Kailangan pantay po siya. Ayan. Pagkatapos nito, isa-isa po natin lalagyan. Ito po yung egg. Ito po yung carrots. Ito po yung cucumber. Ito po yung pickle, radish. Ito po yung sausage natin. Yan, kung gusto niyo dagdagan pa uli, pwede po. Ayan. Ayan po siya. Ito, bubuhatin nyo to pagkatapos dandahanin nyo. Dandahanin. I-roll po siya. Ayan. Ganyan po siya. Dandahanin po yan. Yung konting press po para magpantay po siya. Para madiin po siya sa loob. Ayan na po siya. Perfect. Kailangan yung edit niya para matantay ang ano niya sa loob. Tingnan po natin. Wow! Yan na po siya. Yan na po ang ating kimpap. Perfect! Yan po. Gagawa pa tayo na uli. Gagawa pa tayo ng uli. Okay, ilagay po natin dito. Another one. Gawa tayo uli. Ito po yun.
ating kimpap. Sige, isang banig lang po siya. Lagay natin dito. Kung gusto nyo, maamoy-amoy yung kimpap nyo, lagyan nyo ng sesame oil. Lagyan nyo ng sesame oil. Duple pala. Yan po siya. Tapos, kuha tayo uli ng kanin. Yan po siya. Ganyan. Kailangan sakin. Pantay po yan siya. Pantay po siya dito. Hindi lang po first time paggawa ko nito. Pag may picnic ang anak ko, ginagawan ko po sa sarili ko ng kimpap, lalo na sa school. May mga picnic mo sila. Tapos, family gathering. Ayan po. Ito. Ayan po. Ito yung pickle radish. Egg. Cucumber. Sausage. Tsaka radish. Kung gusto nyo po dagdagan pa, pwede. Dagdagan nyo na. Kung anong gusto nyo. Na. Pagkatapos, dahan-dahan po. Dahan-dahan po siya. Idiin nyo po. Ganyan. I-push mo po. Tapos dandahanin mo uli. Unti-unti mo po siyang iangat. So, pagkatapos i-roll uli. Pagkatapos angat, i-roll uli. Okay, up mo siya. Ganun lang po kasimple ang paggawa ng kimpap Korea. Wow, perfect. Perfect po siya. Yan po ang kimpap. Gawa tayo uli. Gawa tayo uli, ha? Ito po. Yan. Ito po yung Korean sesame oil. Para gawa tayo ulit para ma-perfect nyo. Huwag nyo masyadong damihan ng kanin. Yan, ikalat-kalat na yan dyan. Kasi pag damihan nyo ng kanin, rice, bubulwat siya. Lalabas siya. Kaya, ganyan lang. Nipisan lang po siya. Nipisan lang po yung nipisan lang po yung kanin, kasi pag dinidiin natin lumalabas siya pag maraming kanin. Tsaka huwag niyo po pasobrahan dito, kailangan mas marami sa gitna, kasi pag diniin natin lumalabas din sila. Kunti pa. Ayan. Yan po. Kailangan may space dito. Kasi pag dinidiin natin, lumalabas sila. Again, kung gusto niyo unahin ito, pwede din. Ito ang ating cucumber, radish. Ito po yung egg natin.
Ito po yung, pwede po gagamitin kayo ng hot dog or sausage. Depende po sa inyo, maraming style ang kimbap. Gusto nyong damihan, ganyan po siya. Ganyan lang po kasimple. Yan po, ganyan lang po siya kasimple. Ayan. Dito mo yan eh. Okay. Yung nasa tanan, idiin mo po. Yan. Ganyan po. I-push mo lang siya. Pagkatapos, i-up mo lang bahagya. Pagkatapos, i-ikot uli. I-up mo lang bahagya. I-ikot uli. Slowly, but surely. Yan po. Ganito po ang paggawa ng kimbap. Yan po siya. Wow, perfect again. Yan po siya. Kaya tingnan nyo. Ito lang po yung ang sobra. Hindi po na sobra yung kanin, yung rice. Kasi sa gitna lang natin naka dito lang po until here ang kanin natin. Kaya tingnan nyo yung first na ginawa ko. Ayan. Sobrang dami ng kanin ko, lumabas ang kanin. Kaya next time konti lang po, hanggang dito lang po ilagyan nyo ng kanin at saka manipis lang. Kaya hindi lumabas ang kanin. Ayan. Ito lang po ang mga ingredients ang umapaw. Kaya po. Yan na po ang ating kimbap. Gusto niyo gagawa pa ako ulit? Okay, gagawa tayo ulit. Para ma-perfect niyo. Gusto niyo ng mas mabango? Sesame oil. Ayan. And then, ito po yung rice. Alam nyo na yan, templado na po siya. Lagyan na lang sesame oil. I-mix nyo po. Pagkatapos, salt at saka sesame. Ito po yung ginamit natin. Sesame seed. Yan po. Kung gusto nyong matuto, watch na lang po sa video. Doon po nakalagay lahat ang ingredients kung paano gumawa ng kimbap. Masarap po yun. Kahit ito na lang po ang dalhin nyo, saan kayo pupunta, mag-picnic. Yan po. Again, egg. Dito po yan ilagay. Dito po siya ilagay sa harap nyo. Yan, dyan po yan. Kung gusto nyo damihan, okay lang. Mas marami, mas masarap. Delicious. Okay. Kailangan ilagay nyo yung mga fresh talaga. Pagkatapos, tuturuan ka kayo. Yan yan. Kailangan fresh mo talaga dito. I-fresh nyo. Idiin nyo. Ganyan, idiin nyo. Ganyan. Pagkatapos, ganyan ulit. Idiin mo ulit. Pagkatapos, ganyan. Okay. Okay. Tingnan nyo. Ganyan. Ikot-ikot lang. I-roll nyo lang po siya. Kung gusto nyo, ibalik uli. Para siguradong
Na-roll talaga siya. Wow! Yan. Yan na po. Okay. Tuturuan ko po kayo kung paano maghiwa. Hiwain na natin. Yan. Hiwain na natin, ha? Ang paghiwa ng kimbap ay ganito. Para hindi siya madulas. O para madulas-dulas. Ito po yan. Lagyan natin ang pera. Ito. Lagyan natin ang mantika, sesame oil. Para matulas siya. Ito po. Ayan. Ito, hiwain natin. Kung gusto nyong malaki, jumbo, lakihan yung patawa. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Yan po. Yan po ang nasa loob niya. Tikman nga natin. Tikman natin ang ginawa natin. Malasahan mo talaga ang mga ingredients. Lalo na ang eko. Kaya na kayo. Gusto niyo kumain? Talaga naman ang sarap, oh. Salamat sa pag-watching. See you next video. Thank you, guys.